and welcome or welcome back to my channel of life. My name is Carla, your home is Nanay, and in this channel I am uploading videos ng mga bagay trabaho at negosyo na pwede nating pagkakitaan kahit tayo ay nasa bahay lang. So kung bago kayo sa aking channel at interested kayo sa mga ganitong klaseng topic, please consider subscribing. So online jobs or work from home jobs pa rin ang pag-uusapan natin, at ang topic natin for today is ano ba ang niche? Spelled as N-I-C-H-E. Ano ang niche? Bakit importante ito? Bakit mas okay na meron kang niche kesa wala? So we start with the definition. So according to Oxford Languages, niche is a comfortable position in life or employment. So in simple terms, pagdating sa freelancing or sa mga work from home jobs, ito yung kung ano ba yung mga servisyo na i-offer mo o at sinong kliyente yung isa-serve mo. So yung listahan ng ating nung mga ginawa kong online jobs na pwedeng applyan o pasukan, ginawan ko siya ng list, at yung link nasa description box, pwede nyo siyang i-download. Ilalagay ko yung link doon at i-download nyo lang po. Tapos magkaroon kayo or gawin nyo yung process of elimination, meaning magbura kayo ng mga hindi pwede sa inyo. Using the following consideration na ibibigay ko. Number one, service. Service na alam mo na or willing kang aralin. Kung magaling ka sa writing, so yun yung pwede mong i-offer na service. Pero ano ba yung i-offer mong service? Social media content ba? Newsletters ba? Novels ba? Marketing naman, saan ka magpo-focus? Google Ads ba? Facebook Ads ba? Or social media management ba? Kung creatives naman, saan yung mas prefer mo? Video creation ba? Or paggawa ng mga images or mga logos or any other content na related sa creatives. Second consideration, oras. Ilang oras yung iaalat mo or kaya mong ibigay sa trabaho or sa online job mo? So, ilang oras sa isang araw, ilang oras sa isang linggo. Also, i-consider mo rin kung anong oras ka magtatrabaho. Daytime ba? Nighttime ba? Flexible time ba yung gusto mo? So, kailangan by this time aware ka na or decided ka na kung anong oras yung ibibigay mo para sa online job mo. Number three, resources, particularly sa equipment. May mga trabaho na nagre-require ng matataas na specs or specification ng computer. So, merong nagre-require ng tagdadalawang monitor nga. Meron pang nagre-require ng mga noise-canceling headphones tulad ng customer support. So, may mga nagre-require ng mga backup computer, mga backup internet connection, or even generator. So, kailangan ready ka rin kung sakaling yung trabaho na pipiliin mo is nangailangan nun, tulad nung kapag sa customer support ka or nasa call handling ka. So, syempre, kailangan nasa sales ka. So, kailangan talaga ng mga backup internet, backup electrical supply kung sakaling mag-brown out. Kasi yun yung kailangan yun sa trabaho. Number four, working area. So, yung working area, depende yan sa trabaho na papasukin mo. Merong mga kliyente or mga job offering na very strict. Meron din namang lenient. So, in my case, bookkeeping, ito simple lang yung sa akin. Isang laptop lang. Dito lang ako sa isang area. Flexible time ako. Anytime pwede ako magtrabaho as long as nakakapag-update ako on a weekly basis sa trabaho ko. Okay na yun sa mga kliyente ko. So, very lenient yung trabaho ko as a bookkeeper. Number five consideration is yung sahod. So, let's face it guys, walang tao na gusto or worker na gusto ng mababang sweldo. So, kung sakaling work from home ka at ang in-offer ni client is $1 per hour, so parang maliit talaga yon para sa atin. So, imagine nyo na lang magbabay tayo ng internet. Buo yun. Tapos,
kuryente. So, hindi lang naman yung consumption ng computer natin, ng cellphones natin, o ng mga gamit natin, pati syempre yung mga electric fan, kung, lalo pa kung naka-aircon ka pa. So, kailangan i-cover yun ng gastos mo. So, wala namang, kahit naman gusto mo yung trabaho na yun, parang G ka na, maliit talaga yung ganong sahod para sa atin kasi tayo din yung magko-cover ng mga gastos sa like sa mga upgrade. Kapag nasira yung gamit natin, mga equipment natin, sa mga repairs. So, tayo yung gumagastos sa mga ganyan. Also, sa mga subscription sa Microsoft. Kung ano ka, kung meron kang subscription sa Photoshop. Kung maganda kung si client nung, yung nag-shoulder. Pero most of the time, yung freelancer yung gumagastos sa mga yan. So, kailangan mo rin i-consider yung sahod. So, go through the process of elimination gamit yung itong five consideration na binigay ko. So, sunod naman tayo is sa part naman ng kliyente. So, paano mo pipiliin yung kliyente? Based naman, pwede tayong based sa country. Anong gusto mong country na iserve? Anong nationality? Pwede rin namang local or dito tayo sa mag-focus ka sa Philippines. Pwede kang pumili ng country like sa US, or Canada, Australia, ganyan. Pwede ka rin pumili. Kung Asian countries yung gusto mo, Asian lang. Kung gusto mo ng European countries, European. Pwede rin namang depende sa line of business. So, kung gusto mong e-commerce, yung mga negosyo ng mga kliyente na isa-serve mo, pwede rin. Real estate, ganyan. Pwede rin consultancy. Pwede ka rin pumili kung direct ka ba sa client or mag-fall ka sa isang recruitment agency. So, choice mo yan. So, ngayon pa lang, mag-isip ka na kung sino or anong kliyente yung gusto mo i-serve. In my case, bookkeeping yung service na ino-offer ko. Tapos, yung focus ko is, specialization ko is QuickBooks. QuickBooks Online. Tapos, nataon na puro from Canada-based yung mga business na hinahawakan ko. Hindi, meron din na, humawak na rin naman ako ng US at saka Australian, pero halos sa Canada. Kaya ngayon, naghahanap ako ng mga, sa mga future clients, puro Canada na rin kasi mas kabisado ko yung taxation ng CRA or yung Canada Revenue Agency. So, yun muna tayo for this video guys. Sana may natutunan kayo. At kung may mga tanong naman kayo, please write them down in the comment section. Please watch out also for our next series of videos. Paano at saan naman tayo mag-apply ng trabaho. Yan. Thank you very much for watching guys and God bless po.